Ay, good morning. Magandang umaga po. Maligayang araw po ng Linggo sa inyo. Happy Sunday and welcome po sa aming simbahan, ang Walk by Faith Church of the Nazarene, or mas kilala sa Los Angeles or LA First Filipino Church of the Nazarene. Maganda po yung pag-uusapan natin sa umaga na to. It's about the Great Commission, Matthew 28:16-20. Pero ang magandang tanong, what's great, what's so great about the Great Commission? Di ba? Natanong naman natin yun. Ano ba yung great doon sa Great Commission? Basahin na po natin. Sabi po dito, across the street, across the ocean, take the word to the world. Yun po ang Great Commission. So join ka ba? Sali ka. Let's go. Sa araw na ito, sumamba po tayo sa Panginoon. Pakinggan po natin ang kanyang salita. Sama-sama po tayong purihin siya. At makinig, manood, matuto, at i-apply natin sa ating mga buhay. Matthew 28:16-20 are verse for this morning. It's about the Great Commission. In verse 16, then the 11 went to Galilee, wala na si Judas, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age." Let us pray. Heavenly Father, thank you for your word. I pray, Lord God, that you anoint my lips and anoint the ears of your listeners for this morning. Challenge their hearts. Challenge them, Lord God, to serve you, to stay focused to you, and be part of the Great Commission. In Jesus' name, amen. Amen. Alam mo, naalala ko po dito sa LA, ang pinakasikat, isa sa pinakasikat na event, yung LA Marathon. Alam niyo ba na 26.219 miles, no? Kasi miles yung panukat dito sa Amerika. Sa Pilipinas naman, in kilometers, nako, 42.195 kilometers foot race po yun. So para magkaroon kayo ng idea, alam niyo ba, ang distance, no, ng Manila to Tagaytay ay 55.97 kilometers. Parang nilakad mo almost yung Tagaytay, no? From Manila, from Luneta, kilometer zero. Ang LA Marathon po ay nagsisimula sa Dodger Stadium, Madana Echo Park, Hollywood Hills, Westwood. Kadalasan, natatapos siya, excuse me, sa Santa Monica Beach. So, ito po yung sikat na Santa Monica Beach. Speaking of marathon, naalala ko si Jizu Kanakuri. Siya ay he was a runner and one of the early leaders of track and field in Japan. He has been celebrated as the father of marathon in Japan. Bakit? Alam niyo, interesting to si Kanakuri. Kasi no, he's best known for disappearing during the marathon race in the 1912 Summer Olympics. The race was held as a Sweden in unexpected 40 degrees Celsius. So, ibig sabihin, napakainit na. Parang kami lagnat nun. 104 degrees Fahrenheit. Parang yung mga tanghali namin dito sa California, napakainit. Dahil summer. You know? Over half of the runners in the event suffered from hyperthermia. Kanakuri weakened by the long journey from Japan and suffering from problems with the local food, of course, and was cared for, I'm sorry, he lost consciousness, no? Nawala siya ng malay midway through the race. And he was cared for by the farming family. He returned to Japan without notifying the race officials. Swedish authorities considered him missing for 50 years before discovering that he was living in Japan and actually had competed in intervening Olympic marathons. No, at natapos pa yung World War II. In 1966, he was contacted by the Swedish TV and offered the opportunity to complete his run. He accepted and completed the marathon in 54 years, 8 months, 6 days, 5 hours, 32 minutes, and 20.379 seconds. Remarking, sabi niya, it was a long trip.
Kasi along the way, I got married, had 6 children, and 10 grandchildren. Nakatawa naman yung kanyang itsura na nagsimula yung marathon hanggang sa yung kanyang itsura na natapos yung marathon. Pero isang bagay na natutunan ko kay ang pangalan niya, Kanakuri. Marathon, end life has beginning and an end. Yan. Alamin natin. No, anong kinalaman yan sa Great Commission? Anong kinalaman yan sa buhay natin bilang Kristiyano? Naalala ko po, dumating kami dito sa America 2000, simula kami mag-ministry. No? We were involved in a church. Nag-preach ako sa isang malayang church sa bahay namin every Sunday. And I trained the leaders and everything. And I was part of the pastoral staff there. And noong 2012, nagkaroon kami ng dealing from God to open up a life group sa bahay namin. Tinawag namin itong Lean Deal Life Group. Na nagsimula kami na dalawa, naging apat, lima, naging sampu, naging 15, naging 20, naging 30, and so on and so forth. So naging simbahan kami. We became a Bible-believing Filipino Christian Family Church sa Southern California. At ang pangalan ng aming simbahan noon ay Faith, Hope, and Love Assembly sa Santa Clarita. No? Kami naging daughter church ng Faith, Hope, and Love Assembly sa May San Valley. Ang mission statement namin, hindi na namin pinahirapan. No? We didn't, hindi na kami nag-reinvent ng wheel, sabi nga. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So Matthew 28:19-20. So mission is simple, to raise up disciples. We will raise up disciples for the Great Commission. Ang vision statement namin, simple lang. But you will receive power when the Holy Spirit comes in you. And you will be my witness in Jerusalem, and in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Acts 1:8. No? Kasi we envision to see countless believers of Lord Jesus Christ living in fulfillment the Great Commission principle after receiving the gift of eternal salvation and the empowerment of the Holy Spirit. Hindi pa nga original sa amin yan, para kinopya lang namin yan sa ibang church. Pero the thing is, ito yung gusto namin mangyari sa munting simbahan na yan. Sabi namin, this is how we should do it. We will try to connect to people and then allow them to believe to the Lord, no? Waiting for them to believe. Pag believer na sila, tumanggap na sila, we will grow them, we will mentor them, and let them multiply. No? Ang baga si Lord kasi magpapasok ng tao. Simple lang. Ang goal namin is helping others to fall in love with Jesus. Not to fall in love sa pastor, not to fall in love sa church, not to fall in love with workers, leaders, and members of the church, but we always point ang buhay nila kay Jesus. Naniniwala ko na every pastor chooses how he will lead a flock. As a risk taker, as a caretaker, or as an undertaker while it slowly dies. Nasa pastor, ang malaking responsibilidad, hindi lang sa pastor actually, pati sa board, pati sa leaders, ministry workers, nasa ating mga kamay. No? Tayo ba'y risk taker? Tayo ba'y caretaker? O tayo mismo ang maglilibing simbahan natin? Tayo ba ay undertaker? Alala ko tuloy yung study na ginawa ni Bobby Clinton sa mga Christian leaders. Sabi niya, 70% failed. No, and only one of three became successful. Ang baba naman ng batting average. Bakit? Ano nangyari? Naalala ko tuloy, no? Yung mga nagpasimula ng Youth for Christ. No? Si Billy Graham, tsaka si Charles Templeton. Itong mga pastor na to ay kilala ng panahon nila. Pero anong difference sila? Alam nyo, si Charles Templeton, siya ay known as a better speaker compared kay Billy Graham. But he stopped running the race. Si Bron Clifford naman, he was known as the modern Apostle Paul.
When he speaks, no, university will shut down. Students skip class just to hear him. No, but the thing is, he left his family, became an alcoholic, became a car salesman, died with liver problem. But ganun. But compared to Billy Graham, he became consistent. Si Billy Graham became so consistent na halos century na bago na matay si Billy Graham. At pinakikinggan pa yung mga preaching niya. At pag nakinig ka ng preaching ni Billy Graham, hindi talaga yung kumbaga, napaka-simple. No? Ang gist lang is, God loves you. No? Accept Jesus as your personal Lord and Savior. The thing is, one of three ang naging successful. Why we don't finish well? Magandang tanong yan. Ano? May tatlong bagay na pwede natin tingnan. Maaaring because of pride. Lahat gustong nasa unahan. Ang problema kasi, kapag sa isang servant ng Panginoon, pastor, church leader, board, worker, kapag nagsimula, punong-puno ng pag-ibig sa Diyos, kapag nakatanggap ng papuri, that's where pride sets in. Kapag nagkatampuhan, that's where pride sets in. Kapag kumbaga nagkapwestuhan, that's where pride sets in. Ang goal ni Jesus is to split the church, create more leaders, para maraming evangelism at discipleship ang mangyari. Ang nangyari sa mga simbahan, particularly sa ating mga kultura Pilipino, nakalungkot minsan na na-split yung church because, you know, everybody wants to be the senior pastor. Here's the thing, may joke na. You put 10 Filipino pastors or 10 Filipino church leaders, or 10 Filipino church workers in one room, they will create 11 churches down because of pride. How about materialism? Materialism is somehow being more focused doon. So what can you get in life that you will enjoy probably 60, 70, 80 years lang? But nalilimutan natin na we are investing for eternity. Materialism is, madami rin naman pastor, hindi naman materialoso, pero nagsimula sila na okay, pero na naging successful, there you go. The thing is, we need not to forget the big picture. Yung pangatlong problema, bakit di nag-finish well yung mga tinawag ng Diyos? Kasi we forget the big picture. The big picture is the Great Commission. Huwag natin kalimutan yung Great Commission. It's okay magpatay ng simbahan. It's okay magdaming events. It's okay lahat yan. But do not forget the Great Commission to make disciples who will make disciples of all nations. Ano pa kasi yung main verse doon sa text natin? Simple lang. Go and make disciples of all nations. Pero tingnan mo lahat halos, no? Madaming simbahan. Kaya madaming failures. Kasi nalimutan natin yung big picture. No? Ang focus ng simbahan, concert. Yung focus ng isang simbahan, food drive. Yung focus ng isang simbahan, pagpapatay ng simbahan, o pag-maintain ng malaking simbahan, or legacy, or whatever. Nalimutan na yung go and make disciples of all nations. Check yourself. Are you a Christian? Are you a church leader? Are you a pastor? Are you a worker? Are you a church leader? Check around. Huh? Check the people around you. Check the pastoral staff. Check the board. Check the workers. Check the leaders. Meron ba silang dinidisciple? Pag wala, we're failing. We need to make disciples. Meron tayong dapat inaalagaan ng mga kaluluwa para dalhin sila sa Diyos na sila'y lumago at magamit ng Panginoon. Alam niyo, ito yung most neglected truth about
sa pinag-uusapan natin ng Great Commission. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has given to me." All authority. Inutos ni Boss, inutos ng ating Commander-in-Chief. At hindi niya lang inutos, in-establish na, "Huwag kayong matakot sa utos ko, sundin niyo lang. Huwag niyong gawin yung mga hindi ko pinapagawa. Gawin niyo yung pinapagawa ko, sundin niyo lang. Kasi all authority nasa akin." Saan pa tayo? Di ba? Kaya ang tanong natin sa umaga na ito, what's so great about the Great Commission? Eto, all authority in heaven and on earth has given to me. Sabi ni Jesus, yan, para sa akin, ang great about the Great Commission. Lahat, all authority, no exemptions. Now, parang halimbawa, sinabi, bibili ako ng truck. Gusto ko yung 4x4. Gusto ko yung pickup truck. Gusto ko yung Fiso. Kasi dito tawag ng mga Pinoy sa F-150, Fiso. Gusto ko yung malaking gulong. No? Maliliit yun eh. Gusto ko yung... Pag sinabing truck, ganitong truck. No? Halos yung buong tao eh, na six-footer eh. Kulang pa doon sa gulong pa lang. Sigurado kahit anong ilag mo dyan, masasanggasakan ng truck na yun eh. No, ano ibig sabihin ng authority? Ano ibig sabihin ng malakihan? Alam niyo, yung pulis na yan, kahit na hindi malaking katawan yan, kahit na wala yung baril, pero pag sinabi yan na stop, no, authority means command with obedience. Okay, pag sinabi niya sa napakalaking truck na to, no, na stop, the truck will stop. Because the law, no, merong may power yung binigay yung batas, yung law, sa authority doon sa police to stop the truck. Okay? So authority means command with obedience. Again, what is so great about the Great Commission? Tandaan natin, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat. No exemptions. Jesus. Now let's be more clear. Jesus has the authority over the storm. Sabi niya, stop. Then the storm stopped. Jesus has the authority over sickness. Sabi niya, be healed. And people were healed. Actually, hanggang ngayon, we asked in Jesus' name, and many people were healed because of Jesus. And being healed, and will be healed because of Jesus. No? He has the authority over death. Lahat nung nag-claim na sila ay Diyos, patay pa rin hanggang ngayon. Our God experienced death, but He rose again from death. Yes, the authority over death. The Great Commission is great because it was uttered by the great God who has authority over heaven and earth. The Lord who has authority over life and death. Ang tanong, saan ka pa? Bakit hindi natin itakbo yung Great Commission? Kasi meron siyang assurance eh. Itakbo nyo yung Great Commission kasi nasa akin yung authority eh. Susuportahan ko kayo dyan. Huwag yung kung ano-ano yung pinagkatawahan ninyo. Huwag yung kung ano-ano yung pinagkakabalahan natin. Great Commission. Make disciples. Now, who will make disciples of all nations? The Great Commission is not merely a task to be done. It is rather a call to submit to the one who has all authority. Hindi lang siya task. Ito ay isang panawagan, no? Para mula doon sa isang Diyos na may otoridad, may kapangyarihan sa lahat ng bagay sa mundo ito. We must understand that however we want to follow the Great Commission, without a submissive heart first and accepting Him as your Lord and Savior, everything is meaningless. Now,
Ang tanong, what is absolute authority? How must we follow Jesus? Right? Kasi, okay, sold ako sa idea. Lord, game ako, sali ako sa Great Commission. Pero ano yung absolute authority niyo? Paano ka susundan? Alam niyo, I used to smoke before when I was younger, when I was, I started smoking when I was 14. You know? And when you started young, no, high school, college, I smoked 2 packs a day. Madami ng tao nagsabi sa akin to stop smoking. Hindi ko siya matigil. For some reason, I'm sure makapag-identify yung mga tao na nag-smoke or nag-smoke before. For some reason, hindi ko siya mapigilan. Pero here's the thing, no? Noong ako'y naging Kristiyano, there was a point in time na patago, nag-smoke pa ako. Pero noong talagang nagkaroon ako ng matinding relationship kay Jesus at nakita ko yung authority niya over my life, and I really accepted Him as my personal Lord and Savior, that's it. Yun lang ang nakapagpabago ng isipan ko. At sa tulong niya, sa pamagitan ng authority niya, ng power niya, I was able to stop smoking. Pero look at this soldier. Now, probably, halimbawa, katulad ko, used to smoke 2 packs a day. Katulad ko, ang sabi niya, hindi ko talaga maiwasan. Sabi ng asawa niya, tigilan. Sabi ng nanay niya, tigilan. Sabi ng anak niya, tigilan. Hindi niya matigilan. And naiintindihan ko siya. Dahil na-experience ko. But here's the thing. Kung yung mga yon na tao sa buhay niya, kahit sino magsabi, hindi niya matigilan. Pero bilang isang sundalo, naiintindihan niya ibig sabihin ng authority. Pag sinabi ng doctor na army captain, for example, itong sundalo na to ay isang tiniente lamang o isang private first class or isang sarhento, mas mataas sa kanya ang kapitan. Kasi kapag ka-doctor ka, pumasok ka sa army, usually captain ka kagad. So kapitan yan. Pag sinabi niyang stop smoking, pag sinabi niya bilang doktor, well, I'll think about it, sasabihin ng pasyente. Pero pag sinabi niyang stop smoking and that's an order, sa ayaw at sa gusto ng sundalo na to, dahil mas mababa ang rango niya sa army captain, susunod siya. Because of the authority given to a captain compared to a lieutenant, sergeant, or private first class. What is the command of our commander-in-chief? Ito, kapitan lang eh. Sinabi sa tiniente, stop smoking. I don't want to see you smoking. That's an order. Wala siyang magagawa. He needs to follow. Pero ito, meron tayong commander-in-chief. Hindi lang ito kapitan. Commander-in-chief. Ang sabi ng commander-in-chief natin, all authority in heaven and on earth has been given to me. Remember, I am the commander-in-chief. In-establish ko sa'yo, I am the commander-in-chief. Therefore, go and make disciples of all nations. Then bakit sa atin, binitawan na ng commander-in-chief yung kanyang order? Bakit kukunti yung sumusunod? Bakit out of three church leaders, no, ang nagiging successful lang? Bakit? You know, what great about this, no? About the Great Commission? For me, all authority, make disciples of all nations to obey everything I have commanded you. What do I mean by this? What is great about the Great Commission? Kulit ko na. All authority para sa akin, no, it signifies the power of God. All nations, it signifies the Lamb of God. Kasi hindi niya naman sinabi na ano lang, Caucasians lang, or Black lang, or mga Asians lang, or mga Indians lang, or mga taga Morocco lang, or taga Brazil lang. No, all nations. It signifies, it manifests yung pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. At sa number 3, binanggit to, all commands. Ibig sabihin, no,
There must be obedience of believers. Tayo yun. Tayo dapat si sumusunod. In Matthew 10:33, it says, "But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father who is in heaven." The most important thing is that I complete my mission, the work that the Lord Jesus gave me to tell people the good news about God's grace, Acts 20:24. Each of us will give an account of himself to God, Romans 14:12. These are just reminders. These are just reminders of the truth. Balikan natin yung vision statement namin kanina na kami, small church. "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Ano ibig sabihin? No? Bakit binanggit yung Jerusalem, yung Judea, Samaria, and so forth? Kasi ang ibig sabihin ng Jerusalem, no, sa panahon nila, ito yung sila, yung kamag-anak nila. No? It talks about personal peace. No? Those people that are closest to me, sino ba itong mga ito? No? So, sinasabi nila, yung pinakamalapit sa inyo, yung mga taga-Jerusalem, sila unahin niyo. Share to them the gospel of God. Evangelize them. Make disciples. Ano naman yung Judea and Samaria? Alam naman tayo, yung mga Samaritano, pinsan nila yan. Ito naman tinatawag na local peace. Now, those near, but unlike me, malapit na sila. No? Pero, kakaiba naman sa akin. Maring hindi sila naniniwala sa Diyos. Iba yung religion nila. Take time to evangelize and disciple them. Eh, sino naman yung mga ends of the earth? Ito naman yung global peace. Everybody else. Okay, usually, if you are part of a denomination, just like Church of the Nazarene, global yung approach then. Okay? So, we serve globally. There were like 2 to 3 million members of Church of the Nazarene all over the world. And usually, we establish churches doon sa mga far-flung provinces na hindi nare-reach out ng mga mega churches. And pag sinabing everybody else in the denomination itself, it caters to everybody else. And for us, local churches, may toka-toka kami. Kung kami sa Filipino, yung iba sa Korean, yung iba sa mga Amerikano, yung iba, particular pa yan, may Amerikano na black church, may Amerikano na white church, so may mga toka-toka. Meron mga kasi, may mga kanya-kanyang interest na tinatawag or mga ethnic groups, no? So, pag pinagsama-sama yun, pinali yung ends of the earth. But the thing is, now, someday, I wish to be part of a mission that God has been dealing to sa akin, na to look for Filipino local churches all over the world and help equip all the pastors and leaders of those churches, no? So that mas effective ang ministry sa mga simbahan nila. Kasi, maaaring mag-evangelize na tayo, mag-disciple na tayo. The problem is, ang dami tayong nakalap na kalalawa na dala natin simbahan. Pag hindi naman ready yung pastor, yung leaders, yung board, yung workers, hindi sila properly trained, hindi sila properly na-equipped. Para tayong basket case, lalabas ng tao. Kasi hindi sila maalagaan ng tama. So, yun nilagay sa heart ko ng Diyos na to help lalong-lalo na yung mga pastors and leaders sa mga far-flung provinces. So, it's time to mag-unat-unat at maglalakad-lakad tayo sa mga bundok at mga gumat ng mga lugar, pisa natin sa Pilipinas. Excited na ako doon. Anyway, Jerusalem is all about family. Okay, yung malapit sa iyo, yung kamag-anak mo, yung kapitbahay mo. Sabi nga, the first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah," sabi niya. And he brought him to Jesus, John 1:40-42. No? Example, classic example. Nakilala niya si Jesus, sinabi niya agad sa kanyang kamag-anak, sa kanyang kapatid.
Yung Judea and Samaria naman, ito yung mga friends, yung mga classmates, mga workmates, mga neighbors. No? Sabi nga sa God's promise, only those who give away their lives for my sake and for the sake of the good news will ever know what it means to really live. Mark 8:35. So stay focused. Huwag tayo nga alis. Huwag tayo magpapadiri. At dito tayo sa Great Commission. No? Ang ganda na pinapaliwanag ng Panginoon. To the ends of the earth means the world. World missions. No? Be part of world mission. Hindi naman ako makalabas, Pastor, kasi hindi ako pwedeng makabiyahe. Maaring mahina na ako, may sakit ako, maaring may trabaho ko, whatever ginagawa ko. Well, be part. You can still be part. Finance, no? By means finances, no? Tulungan natin yung mga missionaries natin sa kanilang pagyaw at pagpunta sa ibang lugar. No, actually, pag sinabing ends of the earth, missions around the world, eto lang, yung YouTube, na pwedeng panoorin ng lahat ng Filipino churches or kahit sino Pilipino sa buong mundo. We have listeners actually and viewers in New Zealand, Canada, Middle East, Europe, China, USA, Philippines, all over the world. At hindi lang yon, meron na tayong social media. So talagang all out na. Lapit na. So let's be part. Let's stay focused. No, tandaan nyo, as of now, we are an internet church. Lalo na nagkaroon ng pandemic. Alain nyo ba na darating sa punto, hindi ko na-realize, sa loob na ng 4 or 5 buwan, hindi ako nagpipreach sa harapan ng maraming tao. Nagpipreach ako sa harapan ng camera. Okay? No, ako, I believe, no, sa airway of salvation, I believe may mga tao na natatouch at nare-reach out ang Panginoon sa pamamagitan ng ministry. Minsan nakapagod, minsan parang mapaisip ka, may nanonood ba? Mismo bang may mga members namin nanonood? Mismo bang, I mean, kasi wala kikita na na tao eh. And it's okay. Tuloy-tuloy lang. Stay focused. Huwag po tayong lalayo sa pinapagawa ng Panginoon. Naalala ko po tuloy, yung Philippines' most profitable company, no? Yung Jollibee. Actually, ang ganda ng kanilang mission vision. Ang vision, ang mission nila, simple lang, no? Great tasting food, no? Great food, great service, no? Clean restaurant. Ang kanilang, naalala ko nun, ang kanilang vision is by 2020, magiging global brand na sila. Na parang Adidas, Nike, McDonald's, kilala sa buong mundo. Somehow, no, na-achieve naman nila. Pero siyempre, kumpara sa global brand na na-achieve nila, siguro it will take more time. Pero they're doing good. Alala ko lang, kumpara doon sa company na yun, na most profitable sa Pilipinas, Jesus said to his followers, go everywhere in the world and tell the good news to everyone. Mark 16:15. Sabi sa Jollibee, by 2020 na ngayon, kasi kinasting vision na yan. I think 2003, 2004, I was then a store manager of Jollibee. And sinabi sa amin, mga 2003, 2004 yan, if I'm not mistaken. Or 2002, sabi. Probably year 2000, I remember. Basta, almost 20 years from now, magiging brand natin, competitive globally. Kilala na siya global. No? Ang ganda ng vision. Specific, may time frame pa nga eh. No? Pero mas smart yung specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded yung sinabi ni Jesus. Go everywhere in the world. No, si Jollibee na, go everywhere in the world. No, and create a lot of Jollibee stores. Kaya nabili nila yung Greenwich, Chowking, Delhi, France, or nabili rin nila yung, I don't know, yung coffee, tea, bean leaf, or whatever. I don't know. Pero they're trying their best to be known globally. Sabi ni Jesus, go everywhere in the world and tell the good news to everyone. How are we doing this? How are we becoming part of this? This is it.
Facebook, di ba? YouTube. Eh, mga five global giants ang mundo na to. Na sahit sa gusto natin, kailangan natin harapin. Pero okay, mag-alala. Meron naman tinatawag na Jesus strategy. Yung five global giants, yung spiritual emptiness ng mundo na to. Yung self-centered leaders ng mundo na to. Mag-election na naman, hati na naman yung mga tao. Hindi nagkakasundo. Hindi nagkakasundo yung mga kulay, yung mga ethnicity. Yung racism, mataas na naman ang issue. Isang global giant ng mundo na to, yung extreme poverty. Meron mga extreme na mayaman, pero meron yung extreme na mahirap. Actually, marami. Yung pandemic diseases gaya ng COVID-19 at marami pang iba, HIV, ang dami. At isa dito ay also yung illiteracy and education. Mataas pa rin, madami pa rin tao hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. These are global giants na araw-araw kinakalaban natin sa mundo na to. Pero ang strategy ni Jesus, simple na. Promote reconciliation. It's church, let's promote reconciliation. No? Okay. Hindi lahat makasundo mo. No? Pero dapat walang away. Promote reconciliation. It's okay na, kumbaga, you don't have to work with that person again kung hindi naman kayo magkasundo. Pero dapat di kayo nag-away. Dapat magkabati kayo. Jesus' strategy, equip servant leaders. Kaya inilagay ng Lord sa heart ko to equip the servant leaders. Jesus' strategy, assist the poor. Care for the sick. Educate the next generation. Sa bawat problema ng mundo, may sagot si Kristo. Ang tanong, yun ba yung Great Commission? Yes. In a practical way. Where do I start? Sabi sa Luke 8:39. Magandang tanong yan. Saan ba ako magsisimula, Pastor? Go back home and tell people how much God has done for you. So the man went all over town telling how much Jesus had done for him. Luke 8:39. 39. Hindi ko na mabilang kung ilang tao ang nakwentahan ka na kung gaano kabait ang Diyos sa akin. Ilang tricycle driver, taxi driver noon na nakwentuhan ko na. Kasi kapag sinabi mong nagpatungkol ko sa buhay nila, eh, magdi-disagree pa sila sa iyo. Pero ikwento mo yung buhay mo. Hindi sila magdi-disagree. Buhay mo yun. Lahat tayo may kwento tungkol sa Diyos. Ikwento natin. Yun yung evangelism. Kapag ka kumagat, naniwala sa Panginoon, edi tuloy-tuloy na natin. I-disciple na natin. No, ibig sabihin, iyaan natin sila mag-grow at i-mentor. Kung hindi man maring iba, ang magtatanim, magdidilig, at aani. Alam nyo, ito yung promise ng Panginoon. Sabi ni Jesus, let me assure you that no one has ever given up anything for love of me and to tell others the good news, who won't be given back 100 times over. Mark 10:29. That's a great promise. That's a great promise. Huwag tayong short-sighted. Pag sinabing eternity, walang katapusan. Pag sinabing tatagal ka lamang ng 80 years, 90 years, 100 years sa buhay nito sa mundo na to, tapos yung hindi mo pag-inugol sa pag-ipag-relasyon sa Panginoon, eh, you're not investing right. Maaari na kapag invest ka sa marami na maraming bagay sa mundo, pero ang makikinabang yan, maaaring yung next generation, next generation, next generation. At maaaring hindi rin nila mapakinabangan dahil mali ang pagkakagamit nila. Pero ang investment sa vineyard ng Panginoon, it's for eternity. Kaya ang tanong, naalala niyo ba yung nangyari sa Tacloban?
after ng Tacloban, ang daming tumulong. Kung itong physically devastated, chaotic na lugar kagaya ng Tacloban, willing tayong tumulong. Alam niyo, spiritually, ang madami rin tao na devastated by the yung mga unos, yung mga storms ng buhay. Are you willing to help the spiritual Tacloban? Marami din na nangangailangan ng tulong natin. Alam niyo, ang 1040 window is termed coined by Christian missionary strategist Louis Bush in 1990 to refer to those regions of the Eastern Hemisphere plus the European and African part of the Western Hemisphere located between 10 and 40 degrees north of the equator, a general area that in 1990 was purported to have the highest level of socioeconomic challenges and least access to the Christian message and Christian resources on the planet. Anong ibig sabihin nito? Ang 1040 window ay yung tinatawag na 10 and 40 degrees north of the equator. So makikita nyo, halos two-thirds na. Yan, kung titingnan nyo yung square na yun, yung nakapaloob ng mga bayan dyan, yan yung dapat, no, na pagtuunan ng pansin pa dahil kulang na kulang na sa pagkakilala sa Panginoon. Two-thirds of the world's population ang 1040 window. May mga atheist, may mga animist, Muslim, Hindu, Buddhist, and everything else na dapat nating sharean. No? Hindi naman natin kailangan pilitin ang mga tao na to. Irespeto natin yung kanilang paniniwala. Pero at least share, give the opportunity, no, at ipakilala ang Panginoon. They have the free will to accept Jesus. No? Kumbaga, nagpo-focus kasi tayo doon sa, ano, kung hindi naman tatanggap yan. Eh, hindi mo naman concern yun. Concern ni Lord yun. Ang concern natin, mag-share. So, alam nyo ba na part ang Philippines ng 1040 window? Paano natin ito gagawin? No? Get involved. Paano? Live a Christ-like attitude. Walang best evangelism kundi yung pag-uugali natin. Invite people in our connection events at church, ng mga life groups natin, Sunday service natin. Let's listen and share to our video cast. Kasi noon kami, naka-podcast kami, yun ang uso ng araw. Pero ngayon, no, nasa YouTube na lahat, nasa Facebook na. No, ang dami nga natin pinag-share kung ano-ano mga jokes lang. Pero ito, may effect na. I-share mo lang. I-share mo lang yung not necessarily, kahit hindi itong preaching na to, share mo lang lahat ng preaching na nakikita mo sa Facebook para makilala nila yung Diyos. The more opportunity, the more probability na tumanggap sila sa Panginoon. Just by sharing. Hindi naman ikaw yung preach. Di ba? Like and share the Facebook page and website, lalo na sa mga members namin. No? That's like and share yung Facebook page. No? Subscribe natin sa YouTube natin. No? Attend and participate in our prayer and fasting sessions. Do not be an assistant member. Walang assistant yung member. No? And publicly declare your love for Jesus. No? Finish the race. Finish the race. Para marinig natin, well done, my good, faithful servant. Alam niyo, ang pastoral care program, hindi lang sa pastor. Pati kasama ka, member of the board, kasama ka, ministry head, kasama ka, church leaders, kasama ka, church workers, tayo, ang pastoral care program. We are all accountable. We are all accountable sa Great Commission. Marathon and life has beginning and an end. Kagaya ng storya. No, he finished well. Kahit matanda na siya, tinapos niya. Kaya tayo, huwag tayong maging part ng 2 out of 3. Maging part tayo ng 1 out of 3. O mas maganda, pag dumami tayo, maging 2 out of 3 or maging 3 out of 3 yung ratio. Yung ratio ng success para ipakalap ang salita ng Panginoon. Don't forget, let's evangelize. Let's make disciples. Matthew 28:16-20,
the Great Commission. What's so great about the Great Commission? You have a great God. And your great God has the authority all over the earth. He's sending you out. He's sending you out. So please, let's obey the Lord. Let's listen to His voice. Ayun, meron ako nakita ng song, sabi dito, Jesus, Lord of my salvation, Savior of my soul, send me out to the world to make you known. Jesus, King of every nation, this world's only hope, send me out to the world to make you known. Send me out to the world. I want to be your hands and feet. I want to be your voice every time I speak. I want to run to the ones you need in the name of Jesus. It's a beautiful, beautiful song. Carry to the brokenhearted, mercy you have shown. Send me out to the world to make you known, and so on and so forth. The Lord is asking you. The Lord is challenging you. Run my Great Commission. Run my Great Commission. That is an order from our Commander-in-Chief. Let's focus all churches, all leaders, all pastors, all believers. Let's evangelize and make disciples of all nations. God bless you. Heavenly Father, I thank you for your word. I thank you, Lord God, for the people who are listening right now. I know, Lord God, that you're challenging them to stay focused in the Great Commission, to evangelize and make disciples, who will make disciples also of all nations. Thank you, Lord, for you are the authority. Thank you, Lord, for this is the task that we need to do and we need to stay focused. We love you. We thank you for reminding us. In Jesus' name, amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And amen. God bless you. Magandang, magandang umaga po. I hope you have a great Sunday at makasama niyo yung mga pamilya. And stay safe. Always wear your mask. And sabi nga, 6 feet apart, social distancing. God bless you. Can't wait to see you in church. Hopefully, we can open soon para magkaroon na tayo ng in-person meeting. God bless you. See you guys. Bye.